Bagong host ng isang show, may inilantad sa ginawa niya sa umalis na kapwa-host ang mga kaganapan tingnan ng mga detalye. Kinumpirma ni former Manila Mayor Sco Moreno na pumayag siyang maging isa sa regular host ng Itbulaga sa GMA7. Sa panayam sa kanya, ibinahagi ni Sco na umaga pa lang ay dumarating na siya sa APT Studios sa Marcos Highway, Quinta Rizal. Dito ay nagla-live telecast ang noontime show na ipinaproduce ngayon ng Tape Incorporated. Unang sumalang sa Itbulaga si Sco Moreno noong June 10 ngayong taon, ulimang araw mula nang ilunsad ang bagong mukha ng noontime show matapos ang exodus nina Tito Soto, Big Soto at Joey De Leon sa tape. Ayon kay Sco, hindi niya kailangan magpaalam sa TVJ bago niya tinanggap ang proyekto, pero nagpaabot daw siya ng mensahe sa mga ito. Sinagot din niya kung ano ang konsiderasyon niya ng alukin siya ng tape na maging host dito. Aniya, "Well, I'm honored and I'm humbled with the opportunity. Mahirap filapan ang naibigay ng legacy na Tito, Vic and Joey sa buhay nating mga Filipino sa Pilipinas at sa 44 years. We have to give it to them. It's really a big challenge na sumuot sa sapatos nila. Hindi man natin mapantayan, but ang importante, yung magpatuloy ang pagpapasaya sa tao at pagtulong sa tao through Itbulaga, GMA7 Kapuso. Hindi naman, nagpaabiso naman ako in advance as a matter of respect through a common friend." Ano ang sagot ng TVJ sa kanya? Aniya, "Wala naman, okay naman daw. Sabi ng kaibigan ko, okay lang. Because we treat each other with mutual respect." Naintindihan din daw ni Sco ang pinanggagalingan ng detractors na revamp noon time show. Natapos ang termino ni Sco Moreno bilang Manila Mayor matapos mapigo sa presidential race noong 2022 elections. Nagsilbi siya bilang 3-term councilor sa Manila City noong 1998 hanggang 2007. Vice Mayor mula 2007 hanggang 2016 at Mayor mula 2019 hanggang 2022. Ang pagsali niya sa Itbulaga ay hudyat ng pagbabalik showbiz ni Sco Moreno at parang homecoming na umano ito na pakiramdam niya rito. Nakapanayam ng press people si Sco sa opisina niya sa Scott Media BGC sa Taguig noong June 15. Ang Scott Media ay ang kumpanyang pag-aari ni Sco na nagpuproduce ng digital show sa YouTube tulad ng Scobery, Unplug, Sweet Dreams at Marites University. Patuloy sa kwento ni Sco, may nakakatokang segment sa kanya sa Itbulaga, ang Gisa Gedli na malasugod bahayang format. Sa isang episode kung saan kasama niya ang co-host na si Bobby Villar, isa sa napili niyang bigyan ng premyo ay ang pedicab driver. Sa parte umano ay hinda siyang ibahagi ang kanyang kakayahan bilang host ng noontime show. Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Rosalie Batigas, kay Emilia Tope... Shoutout tayo kina Rosalie Batigas, kay Emilia Ana Tiopaco at kay Perla Cruz. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.